So for this week's lesson, we are going to focus on linear programming. Linear programming is one of the applications of linear inequalities. So what is linear programming? Linear programming is not the subject that is focused on programming or more on computers, but it is a mathematical technique that involves graphing systems of linear inequalities and finding from the graph the maximum or minimum values of the linear function called the objective function. So yung linear function natin, it is usually denoted by P is equal to AX plus BY or C is equal to AX plus BY. So this will be discussed further sa succeeding slides. The maximum or minimum point is located at a corner point of the feasible solutions. Okay, so let us have a historical background of this linear programming. Saan ba siya nanggaling? Linear programming is initially referred as programming in a linear structure and was shortened to linear programming in 1948. So sino ba ang may pakana ng pag-develop ng linear programming? It was developed by George Danchig, an American mathematical scientist, as a result of Air Force Research Project concerned with computing the most efficient and most economical way to distribute men, weapons, and supply from different fronts during World War II. Okay, it is a very hard decision. Of course, kailangan maging mautak ka sa pag-distribute ng mga tao mo, ng mga gamit mo, pati supply. Kasi kung kukulangin ka ng supply, kukulangin ka ng tao, of course, mawawatak or hindi magiging maganda yung depensa mo. So imagine ninyo sa World War II pa, nanggaling yung foundation ng ating linear programming. Okay? So what is the importance of linear programming? Bakit ba kailangan natin siyang pag-aralan? Actually, the importance of linear programming is not limited on the field of mathematics only. It extends on other aspects of life, particularly kapag linear programming kasi ang pinag-uusapan natin, usually we are maximizing profit, pagkakasyahin or maximizing profit and minimizing cost. Diba? How do we maximize our profit? Diba? By minimizing the cost or expenses. Kasi kung mas mababa ang expenses mo, edi mas malaki ang kikitain mo. Okay? So one of its application is sa manufacturing, sa marketing, finance, advertising, agriculture. So these are just few of the many applications of linear programming. Okay? So we have the linear programming problems, or we can use LPP to denote that. A linear programming problems in two unknowns X and Y is one in which we determine the maximum and minimum of a linear expression. So for minimization problem, gagamit tayo ng C is equal to AX plus BY. For maximization problem, ito ang gagamitin natin, P is equal to AX plus BY. Okay, ito na later on yung i-consider natin ating objective function. Okay, tapos subject to number of linear constraints of the form. Yung mga linear constraints nyo is it can be any of this form. Okay, pwedeng AX plus BY is less than or equal to C. AX plus BY is greater than or equal to C. AX plus BY is equal to C. Okay, so ito yung mga linear constraints natin. Next, ano ba ang objective function? An objective function is an expression which shows the relationship between the variables in the problem and the firm's goal. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung mini-minimize mo? Is it the cost? Ano ba yung minamaximize mo? Profit ba? Ano yung relationship ng mga variables na given doon sa equation mo para ma-maximize mo yung given profit, para ma-minimize mo yung cost? There are two types of constraints. May tinatawag tayong structural tsaka na negativity. When we say structural constraint, it is a limit on the availability of resources. So let's say, for example, yung 20 pesos, pagkasyahin mo sa
ball pen at papel. So sa 20 pesos kaya ilang ball pen ang pwede mong bilhin, ilang notebook ang pwede mong bilhin. Okay? And then we have yung ating structural constraint is also known as explicit constraint. And the next type of constraint is non-negativity constraint. It is the constraint that restricts all the variable to zero and positive solution. So, ito naman yung ating non-negativity constraint is also known as implicit constraint. Okay? So, let us have an example. So, dito sa example natin, if we are going to maximize P is equal to 2,400X plus 3,200Y subject to ito. So, ito, yung minamaximize natin, ito yung ating objective function. Okay, tapos itong tatlo dito, itong tatlong linear inequality natin, ito yung ating linear constraints. Okay, tapos itong x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, ito yung ating non-negativity constraints. Okay, linear constraints or ito yung ating structural constraints. So, what is the optimal value? Kapag kayong problem natin is maximization, ang optimal value natin is the highest value that we will obtain by substituting the value of x and y of the objective function. Pero kapag ka minimization problem, it is the lowest value that we will get by substituting the value of x and y sa ating objective function. The optimal solution is a combination of decision amounts that yields the best possible value of the objective function and satisfies all the constraints. So what is a feasible region? A feasible region is the set of combination of values for the decision variables that satisfy the non-negativity conditions and all the constraints simultaneously, that is allowable decisions. The extreme point is the corner point of the feasible region. It is the location of the maximum and minimum point of the feasible region. So when we say feasible region kasi, para ma-identify mo yung feasible region, kailangan ma-graph mo muna yung mga structural constraints natin and then determine the solution set for all the structural constraints at i-identify mo yung area common to them. Yung area common to the structural constraints, yun yung magiging feasible region natin. Okay? So we have the extreme point theorem. The linear objective function will have its optimum solutions at the extreme points or corner points of the feasible region whenever the feasible region is bounded. So let's take for example yung last example natin sa previous discussion. So ito kasi yung kanyang solution set. Okay, itong nasa itong kulay red dito sa gitna. Ngayon, itong kulay red dito, ito na yung ating feasible region. Okay, yung feasible region natin is the area that will satisfy both of the inequality. So, kailangan kapag may mga linear constraints kayo, i-graph nyo muna yung mga linear constraints and then i-identify nyo kung ano yung area that is common to them and will satisfy both of the linear inequalities. Ngayon, after identifying it, yung area common to them is our feasible region. Ngayon, how do we identify corner points? So, dito ang mga corner points natin. We have a corner point here. Meron din dito. Dito. Tsaka dito. Okay? Sabi niya, dito sa mga corner points natin, kunin natin yung mga coordinates niyan at i-substitute natin yung objective function natin. Ngayon, kung maximization problem yon, kung alin dito sa mga ordered pair ang magbibigay sa atin ng pinakamataas na value for the objective function,
yun yung magiging optimal solution natin and maximum value. Pero kung minimization problem, kung alin dito sa mga ordered pair natin ang magbibigay ng minimum value, yun yung magiging optimal solution natin and minimum value. So, substitute nyo lang yung value ng x and y by using the coordinates of these corner points. So, kapag ka mag-graph kayo ng mga linear inequalities nyo, make sure na gumamit kayo ng graphing paper para equidistant yung mga points nyo at maganda yung approximation nyo for the graph. To determine whether a solution on a linear program exists, it must satisfy the following. So, yung unang condition is it must simply connected. Okay? So, yung example natin doon sa previous video, alam natin na itong solution set natin is unbounded. Kasi yung solution set natin dito, it extends up to infinity. So, kung i-trace mo yung mga corner points niya, of course, it will also extend up to infinity. So, since it extends up to infinity, hindi mo siya pwedeng i-enclose. Okay, so, ibig sabihin, hindi connected yung mga corner points natin. Yung pangalawang example naman natin nung last time, ito yung kanyang graph. Ang kanyang feasible region is ito. Kung iti-trace mo yung kanyang mga corner points, ito yon. Okay, tapos kung i-graph mo yung kanya, i-connect mo yung mga corner points niya, makikita mo this is connected. Okay, the first condition is satisfied. Ngayon, yung pangalawang condition is convex. Convex ba siya? So, titignan mo ngayon yung shape na nabuo ng feasible region. Tignan mo kung anong klaseng polygon yan. Okay? Convex ba siya? We know that a polygon is convex kapag none of its interior angle have a measure of more than 180 degrees. Okay? So, makikita mo naman based on the graph, wala naman tayong interior angle that will measure 180 degrees. Less than 180 degrees naman yan. Ibig sabihin, the two condition is satisfied. So, ibig sabihin, may solution tayo dito. Para sa solution na, isubstitute mo na yung value ng x and y sa objective function using itong mga corner points natin or mga extreme points. So, let us have another example. Determine whether a solution on a linear program exists. So, dito sa unang example natin, alam naman natin na ang mga parallelogram natin, lahat ng mga interior angle niyan is less than 180 degrees. So, ibig sabihin, kung titignan mo din yung kanyang corner points, they are simply connected. So, ibig sabihin, may solution for this shape. Paano kapag kaganito? Okay. So, makikita nyo kasi dito, yung kanyang interior angle, it measures more than 180 degrees. So, ibig sabihin, this is not convex. Although it is connected, pero hindi naman siya convex. Okay, another example ito. So, makikita mo naman yung mga ating angle dito, less than 180 degrees naman lahat yan. Okay, and then it is connected naman. So, ibig sabihin this is, may solution set tayo dito. How about this one? Yung letter D. Diba makikita mo na agad dito, itong angle na to, this is 90 degrees. Diba ang complete rotation natin is 360 degrees. So, kung 90 yan, 90 minus 360 degrees, ang measure ng kanyang interior angle ay 270. So, one of its interior angle measures greater than 180 degrees. Ibig sabihin, wala tayong solution set dito. How about this one? Kapati ito. Diba makikita mo ng measurement ng angle na to is 90 degrees. Then, yung interior angle niya is 270 degrees. Okay, dito naman, pati ito, may interior angle tayo that will measure more than 180 degrees. So, ibig sabihin, wala tayong solution dito. Wala din dito. So, fundamental theorem of linear programming problem. If linear programming problem has optimal solution, there is always at least one extreme point or corner point solution of
the feasible region. A linear programming problem with bounded non-empty feasible region always contain optimal solutions. Okay, so how do we solve linear programming problem ba by the use of graphical method? Unang-una, graph each linear inequality constraint. Alam nyo naman na yung steps dyan. Diba? Palitan nyo yung mga inequality sign by equal sign. Tapos gawin yung slope-intercept form para ma-graph nyo yung mga linear inequality. And then after graphing it, identify nyo, find the region that contains the set of all solutions, also called as the area of feasible solutions, common to the set of constraints. Okay? And then determine the coordinates of the corner points of the common region. Next is to test all the corner points to find the optimal solution. So, kung maximization problem, kung ano yung ordered pair that will give you the maximum value, yun yung optimum or optimal solution. Tapos yung maximum value, yun niya yung maximum value natin. And then kapag ka minimization, kung ano yung ordered pair that will give you the minimum value, yun yung optimal solution kapag ka minimization. Let us have an example here. Determine the optimal solution for P is equal to 5x minus 3y with the following constraints. 2x plus y is less than or equal to 8, x plus y is less than or equal to 5, x is greater than or equal to 0, and y is greater than or equal to 0. Again, since nirestrict natin yung ating solution set, that is, yung x is greater than or equal to 0 and y is greater than to 0, sa first quadrant lang ulit tayo kasi nandito naman nakalukit yung mga values natin for x and y that are greater than or equal to 0. Okay? And then, since P ang ginamit, then this is a maximization problem. So, una, hanapin natin, i-graph natin yung mga linear inequalities natin. Changing the inequality sign by equal sign, 2x plus y is equal to 8. Transpose natin si 2x sa kabila, negative 2x plus 8. So, dito ang slope natin ay negative 2. Ang y-intercept natin ay 8. Yung pangalawang equation, x plus y is equal to 5. I-transpose natin si x sa kabila. Ang slope natin dito is negative 1. Ang y-intercept natin ay 5. Okay, kung i-graph nyo, ang y-intercept natin is 8, nandito siya. Tapos, ang ating slope is negative 2. So, we go downwards by 2 points. 1, 2, and then we run by 1 point. So, ito yung na yung kanyang graph. Okay, and then yung pangalawang equation, ang kanyang y-intercept is 5. So, nandito si 5. Ang kanyang slope is negative 1. So, we go downwards by 1 point and we run by 1 point. So, ito na yung kanyang graph naman. Okay, for the solution set, yung unang equation natin, yung unang equation kasi natin is, ang ginamit na equality sign is less than or equal to. Alam naman natin na kapag ka ang inequality sign na ginamit is less than or equal to, ang magiging solution set natin is sa baba ng graph. So, ito yung solution set niya sa baba. Okay, hanggang 0 lang tayo kasi ni-restrict natin na yung value ng x and y natin is greater than or equal to 0. So, ito lang yan. Okay, yung pangalawang equation natin, ano kaya ang solution set niya? Okay, so sabi niya x plus y is less than or equal to 5. Since less than or equal to ulit yung ginamit, ibig sabihin, ang solution set niya is dito sa baba ng ating graph. So, ito. Okay, ngayon para ma-identify mo, saan ba yung area na common sa kanilang dalawa? Okay, ang area na common sa kanilang dalawa ay yan, yung kulay green. Okay, so ibig sabihin, ito na yung ating feasible region. Ngayon, para ma-identify natin yung mga corner points natin, i-trace lang natin yung mga coordinates ng mga corner points. So, mayroon tayo dito. Meron dito. Dito. At saka to. Dito ang ordered pair natin. Ang x-axis natin dito is 0. Ang y natin is 5. Dito ang ordered pair natin is 0 and 0. Dito,
4 and 0. And this is 3 and 2. Ngayon, i-substitute natin yung value ng x and y natin dito sa ating original equation at hanapin natin kung sino sa kanila ang magbibigay ng maximum value. Okay? So, dito natin ilagay si x and y. P is equal to 5x minus 3y. Tapos, dito sa kabila natin ilagay yung sagot. Ilista lang natin yung ordered pair. So, 0 and 0. Substituting the value of x and y, if x is equal to 0 and y is equal to 0, our answer is 0. If our ordered pair, next is we have 0 and 5. If our x is equal to 0 and y is equal to 5, we have negative 15. Next na ordered pair natin is 3 and 2. If our x is 3 and our y is 2, 5 times 3 is 15 minus 6, we have 9. The last ordered pair, 4 and 0. Kung ang x natin ay 4 at ang y natin ay 0, we have 20. So, sa apat na ordered pair na yan, alin sa kanila ang nagbigay sa atin ng maximum value? Okay, so makikita nyo si ordered pair na 4 and 0. So, since si ordered pair na 4 and 0 ang nagbigay sa atin ng maximum value, ibig sabihin ang optimal solution natin is the ordered pair 4 and 0 and the maximum value is 20. Okay. Okay, let us have a maximization problem on the formulation of linear programming model. A local boutique produced two designs of gowns A and B and has the following materials available. Meron siyang 18 square meter of cotton, 20 square meter of silk, and 5 square meter of wool. Design A requires the following: 3 square meter of cotton, 2 square meter of silk, and 1 square meter of wool. Design B requires the following: 2 square meter of cotton, 4 square meter of silk. And if design A sells for 1,200 pesos and design B for 1,600, how much of each garment should the boutique produce to obtain the maximum amount of money? So una, mag-assign muna tayo ng variable para sa mga designs natin. So let X denote design A. And then let Y denote design B. Okay, yung mga available na materials natin, meron siyang cotton, meron siyang silk, at saka wool. Yung cotton natin may available tayo na 18 square meter. Sa cotton, meron tayong 20 square meter. And sa silk, meron tayong, meron tayong 20. Tapos sa wool, meron tayong 5. Okay? So, kailangan nating pagkasyahin yung 18 square meter kay design A tsaka design B na cotton. Ilang cotton ba ang kailangan ni design A? Si design A, kailangan niya ng 3 square meter of cotton. Si design B, kailangan niya ng 2 square meter of cotton. Okay? Next, sa silk, meron tayong 20 square meter. Pagkasyahin ulit natin yan kay design A tsaka kay design B. Ilan bang kailangan ni design A? Sa silk, ang kailangan ni design A ay 2 square meter. Si design B, 4 square meter. Ngayon, sa wool, ang kailangan ni design A ay 1 square meter lang at hindi naman kailangan ni design B ang wool. Okay, ngayon, natabulate na natin yung mga data natin. Magkano ba ang profit natin na makukuha or magkano ba yung presyo ng bawat design? So, kung ang benta natin sa design A, ang benta natin kay design A ay 1,200. Okay, tapos ang benta natin kay design B is 1,600. Ngayon, we are tasked to maximize P is equal to 1,200x plus 1,600y. 1,200x, 1,200 times kung ilan yung magagawa nilang design A plus 1,600 times kung ilan yung magagawa nilang design B. Ngayon, para sa ating linear constraints, subject to
So we have 18 available na cotton. So we have 3x plus 2y. Okay, tapos we have available na 20 square meter na silk. Pagkasyahin ulit natin, 2x plus 4y. And then the last one, 5 square meter na wool. Ang meron lang tayo is si design x. Okay, so this is just x. X plus 0y, or kahit hindi na nailagay yon, such that x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. Ngayon, since na-formulate na natin yung objective function with the linear constraints and the non-negativity constraints, ayan, so as you can see, nilagay ko na agad yung graph, but para masundan nyo kung paano pa rin, ipakita ko lang kung paano natin nakuha itong mga graph natin. Again, changing the inequality sign by equal sign, yung unang equation natin, 3x plus 2y is equal to 18. 2y is equal to negative 3x plus 18. And dividing both sides by 2, we have negative 3 over 2x plus 9. Okay, so dito ang slope natin is negative 3 over 2. Ang y-intercept natin ay 9. Next, yung pangalawang equation, 2x plus 4y is equal to 20. Transpose natin si 2x sa kabila, plus 20. And dividing both sides of the equation by 4, negative 1 half x plus 5. So dito ang ating slope ay negative 1 half. Ang ating y-intercept ay 5. Yung unang equation, ang y-intercept natin is 9. So if this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kung nandito si 9, we go downwards by 3 points. 1, 2, 3. Nandito siya and we move. We run by 2 points. 1, 2. So sakto lang dito. Okay, so nandito yung right triangle natin kung makikita nyo, imaginary. Ito na yung kanyang graph. Ito yung graph ni 3x plus 2y is less than or equal to 18. Yung pangalawa naman, ang y-intercept natin is 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Nandito siya. Ang ating slope is negative 1 half. So we go downwards by 1 and we run by 2 points. 1, 2. O, nandito yung slope natin. Okay, so ito naman yung graph ni 2x plus 4y is less than or equal to 20. Ngayon, since makikita nyo parehas na less than or equal to ang ginamit, of course, ang solution set nitong dalawa is dito sa baba. Tapos, saan ba ang area na common sa kanilang dalawa? Ang area na common sa kanilang dalawa is ito. Okay, ito yung common sa kanilang dalawa. So, ibig sabihin, ito na yung feasible region natin. Para sa mga extreme points natin, nandito sila. So, we have here, meron dito, 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 at saka sa point of origin. Okay, ngayon, i-substitute na natin yan, yung mga value ng ating mga corner points doon sa ating objective function. At tignan natin kung alin sa kanila ang magbibigay sa atin ng maximum value. Okay, let us locate yung mga points, yung mga coordinates ng ating mga extreme points. So we have here, here, and here. Okay, so yung una, yung point of origin natin, 0 and 0. Ilagay na natin agad dito sa table, x and y. So ang first coordinate natin is 0 and 0. Yung susunod is, this is 0 and 5. 0 and 5. The next one is, this is 4 and 3. This is 5 and 1.5. Next, this is 5 and 0. So, if we substitute the value of x and y sa ating objective function, 1,200x plus 1,600y, alin kaya sa kanila ang magbibigay sa atin ng maximum value? Okay? So if our x is equal to 0, 1,200 times 0 is 0. 1,600 times 0 is 0. So sa coordinate natin na 0 and 0, ang value natin is 0. Ngayon, kapag ang x natin ay 0, 1,200 times 0 is 0, plus 1,600 times 5. That is 8,000.
So this will be also 8,000. But when our coordinate is 4 and 3, 1,200 times 4, we have 4,800. And 1,600 times 3 is 4,800. So we have 9,600. When x is equal to 5, 1,200 times 5, that is 6,000. And when y is equal to 1.5, 1,600 times 1.5, we have 2,400. So this is 8,400. And when x is equal to 5, we know that this is 6,000 plus 1,600 times 0 is 0. So this is 6,000. Looking at the answers, ang pinakamataas na value natin is 9,600. Anong ordered pair ang nagbigay sa atin ng sagot na yan? It is the ordered pair 4 and 3. So ang decision natin is we should make 4 of the sign A and 3 of the sign B to obtain the maximum sales. Okay, so that would be all for today. For the continuation on our discussion, we will have an example for minimization problem by the next session and other supplemental examples for maximization problems.